Mga idol, ito nga ang team ng Golden State Warriors. Hindi na nga ibabalik at aalisin na si JTA, Juan Toscano-Anderson at si Chris Chiosa. Ibinalita nga ngayong araw ni Anthony Slater na hindi na nga daw i-extend ng Warriors ang kailang qualifying offers. Meaning, pwede na nga silang mag-sign sa ibang team na gusto nga nila. At ito nga ay move para nga mabawasan ang kanilang total of players. Dahil sa NBA season, kailangan mo lang ng 15 na NBA players. Pero sa ngayon mga idol, ang Warriors kasama ang kanilang mga bagong rookie ay meron ngang 20 na players sa kanilang roster ngayon. Kaya nga move ito, pagbabawas ng mga player. Dahil sigurado kahit kayo rin ang tatanungin, mas pipiliin ko na ang mga rookie na bagong draft kaysa nga dito kay JTA pati si Chris Chiosa. Kahit nga napamahal na sila mga idol sa mga Warriors fans. At obvious na rin naman yan mga idol dahil ito nga si Ryan Rollins. Nung pinicturan niya siya ng kanyang bagong jersey ay suot na ang numero ni Chiosa na number 2. Kaya nga obvious na rin na talagang aalis na itong si Chris Chiosa bago pa nga ma-report ito. Pero anyways mga idol, next balita naman tayo. Isang malaking trade ang naganap ngayong araw. Nakuha nga ng Spurs ang kanilang presyo dito kay Dejounte Murray. Binigyan nga sila ng Hawks mga idol ng 4 na first round pick at ito nga si Danilo Gallinari kapalit ni Dejounte Murray. At talaga namang matutawa ang team ng Atlanta Hawks mga idol dahil kapalit ng all-star player, ganyan lang ang kanilang ibinigay. Pero hindi naman natin mapagkakaila na makikinabang din ang Spurs dyan. Tatlong sure na unprotected first round pick tapos isang future pick swap. Kaya naman parang panalo na din ang dalawang team. Etong Spurs ay full rebuilding mode na nga. At namang team ng Hawks ay looking to contend. Next balita tayo mga idol, pag-usapan nga natin ang pagkalaki-laking extension neto ni Damian Lillard. Dahil nireport niya na ang Portland nga daw ay expected na bigyan siya ng 2-year extension worth 100 million. Halos $50 million per year mga idol. Samantalang ang ating kababayan na si Jordan Clarkson mga idol ay 4 niya na taong sahod yang isang taon lang ni Lillard. Ang salary niya sa Jazz ay 4-year 51.5 million. Etong si Lillard maaaring sumahod ng 50 million sa isang taon. At yan nga mga idol ang isa sa mga benefit ng isang pagiging loyal sa team mo, sa team na nag-draft sa'yo. Dahil pwede ka nilang bigyan ng pagkalaki-laking kontrata. Kagaya na lang nung kay Stephen Curry mga idol nung extension niya sa Warriors, 4-year 215 million. Pero anyways mga idol, panghuling balita nga tayo, Lakers binalik ang kanilang dalawang player na si Wayne Gabriel at si Stanley Johnson. Expected na move na rin naman ito kasi mga idol, ang ganda ng performance na dalawang player na ito nung ending ng season ng Lakers. Kaya it's a no-brainer para nga ibalik ang dalawang player na ito. At ang depensa nga nila mga idol ay primaring dahilan kung bakit sila binalik ng Lakers. Two-way wings ang tawag sa kanila mga idol, hindi man sila ganun kagaling sa opensa. Pero maaasahan mo naman sa kanilang depensa. Kaya good move nga ito para sa team ng Lakers mga idol kasi ang problema nga nila nung nakaraang season na depensa ay unti-unti na nga nilang sinusolusyonan, hindi pa man tayo pumapasok sa free agency. Pero anyways mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!